Magandang araw po. Welcome po sa aking channel of 9TV. Patalasasan po. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan yung ibenta pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawin ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bahala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bahala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Mindes, Cavite, kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang house and lot or rest house na may lot area na 300 square meters. Ito po yung may floor area na 200 square meters more or less. Ito po yung titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong magiging problema sa documentation or sa transfer ng title. Ito po yung nasa loob ng isang compound na kung saan napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin, at malamig po ang klima. Malayo na rin po ito sa 14 kilometers danger zone ng Taal Volcano. Ito pong binabaybay natin ay private road ninyong mga residente dito sa loob. Kaya wala pong ganong dumadaan dito. Ito po yung garahe na kung saan kakasya po ang dalawang sakyan. At dito po sa gilid ay meron pong dog cage o playpen. Then dito po sa harapan may malaki pang espasyo. Ito pong property ay well maintained. Although madalas pong nasa Amerika si owner, pero nami-maintain niya itong property. Kaya bihira din po itong matirhan. Ito po'y fully furnished. Lahat pong built-in at malaking gamit na makikita nyo ay kasama po yan. Pwera na lang po sa personal staff ni owner. Ito po yung salas o living area. Napakalaki po ng espasyo. Premium tiles po ang ginamit sa flooring. Meron pong sliding glass window. Maayos ang pintura ng ceiling at wall. Medyo high ceiling siya. Meron pong breakfast nook. At ito po yung dining area at kitchen. Ang kagandahan po sa open concept, walang partitions, kaya maaliwalas. So, ito po yung kitchen. Okay naman ng ceiling, pati pintura ng wall. Meron po itong wall-mounted cabinet. May built-in oven, may mga storage ng kitchen utensils, may kitchen window, at naka-granite kitchen countertop. Meron din po itong space para sa refrigerator at naka-stainless sink with faucet. So dito naman po ay may access door papunta dito sa likod ng bahay kung saan meron po itong aluminum screen door. Ito naman po yung dirty kitchen at yung service area. So, yan po yung perimeter fence. Yung washing machine po, halos hindi rin yan gamit. Yung oven. At dito naman po ay naka-tiled kitchen countertop. Meron pong wall-mounted shelves and cabinets at kitchen storage utensils. Dito naman po yung access gate papunta dito sa covered car garage. Yan po yung tinutukoy ko sa inyo na kakasya ang dalawang sakyan. Dito naman po ay meron pong maid's quarter kung saan ito'y kumpleto rin. May sariling toilet and bath din po yan. Hindi lang po natin mapasok gawa ng meron pong mga personal na gamit si owner dyan. Balik po ulit tayo dito sa loob. Ito po yung dining area at kitchen. At mula po dito matatanong nyo naman yung main door at living area. Meron pong study room or area dito na may bookshelves, pwedeng gawing office. So depende po sa inyo kung ano maging purpose nyo once na ma-acquire nyo ito. At ito naman po yung pantry. So ito naman po ulit yung living area or salas at dun sa kabila yung master's bedroom. Pero check po muna natin itong mga kwarto dito. May dalawang kwarto po. May coffee table dito at dito naman yung hallway. So ito po yung
first bedroom. Sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. May ceiling fan, may sliding glass window, may security grill, at may wardrobe. At dito naman po yung common toilet and bath. Maayos naman ang toilet fixtures. Naka-tiled bathroom wall. May bathroom sink and vanity mirror. At shower enclosure. May shower na rin po siya at bathroom window. Okay, labas po tayo para check natin yung kabilang kwarto. Ito naman po yung pangalawang kwarto. Malaki naman ang spasyo. Meron pong sliding glass window, maayos ang pintura ng ceiling at wall, may ceiling fan, at meron din pong wardrobe. Ito'y naka-tiled flooring na rin. Mapapansin nyo po, napakaganda at napakaliwalis ng bahay. At ang kagandahan pa dito, kumpleto na rin ang gamit. Kaya ang kulang na lang po dito, kayo at ang gamit nyo. So ito po yung master's bedroom. Napakalaki po ng espasyo, may sliding glass window, may isang pintura ng ceiling at wall, may ceiling fan, naka-tiled flooring. Then, dito naman po yung walk-in closet at toilet and bath. Napakalaki po ng espasyo. Meron pong mga shelves and drawers. At ito'y pinturado na rin. So, pati po dito sa kabilang side, ganun din. Maayos naman siya. At dito naman po yung toilet and bath. Meron po itong wall-mounted bathroom cabinets at meron pong tiled bathroom countertop. Dito naman po ay maayos naman ang mga toilet fixtures, naka-tiled bathroom wall, may bathroom sink, water closet, vanity mirror, at meron din pong shower enclosure. Meron din po itong bathroom window at overhead shower. Okay, labas po tayo para check natin ibang parte nitong bahay. So, tunghayin nyo po itong master's bedroom. Ito po'y kumpleto na. Gaya ng nasabi ko sa inyo kanina, ito'y ready for occupancy. Itong property po ay hindi naman ganun natirhan. Gawa ng nasa Amerika si owner. Okay, labas po tayo. So, ito po yung main door. At paglabas nyo po, meron pong balkonahe or terrace. Then may spasyo pa, pwedeng garahin ng sasakyan. So, summarize ko lang po sa mga nag-skip ng video. Ang lot area po nito ay 300 square meters. May floor area na 200 square meters more or less. Meron po itong 3 bedrooms with 1 maid's room, 2 covered car garage at isang common parking. Ito po ay titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong magiging problema sa documentation or sa transfer ng title. Napakaaliwalas po ng lugar, sariwa ang hangin at malamig po ang klima dito. Malayo na rin po ito sa 14 kilometers danger zone ng Taal Volcano. Lahat pong nakikita niyong gamit pera sa personal stuff ni owner, kasama po yan. Kaya napakamura na po nito. Mamaya po pag-uusapan natin ang presyo. Okay, sa distance, location at travel time portion na po tayo. Mula po sa provincial highway, kung saan dun po dumadaan na yung mga bus papuntang Manila, ang distance is 1 kilometer at ang travel time is 3 minutes. So, accessible po ito ng public transportation. Mula naman po sa bayan or sa public market ng Mindes, Cavite, ang distance is 3 kilometers at ang travel time is 9 minutes. Mula naman po sa Mindes Crossing, ang distance is 6.2 kilometers at ang travel time is 12 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda,
ang distance is 11.7 kilometers at ang travel time is 15 minutes. Sa Tagaytay Rotonda po ay kumpleto na rin gaya ng malls, schools, church, hotels and restaurants. At ang pinaka-importante sa lahat ay yung hospital na dapat nyong i-consider sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan ang may for emergency purpose lang naman. Mula naman po sa Calax, Silang Interchange, ang distance is 25.1 kilometers at ang travel time is 42 minutes. May isang project din po ang ating gobyerno na kung tawagin ay CityBex or Tagaytay Bypass. Ito ay malapit din sa property. Ongoing pa lang po yan. Ang CityBex po or Cavite Tagaytay Batangas Expressway ay connecting Calax, SLEX, all the way to NLEX at ibang parte ng Metro Manila. Kaya mas mapapabilis po ang biyahe kung galing ka sa Manila. Okay, mula naman po sa airport, ang distance is 69.3 kilometers at ang travel time is 1 hour and 25 minutes kasama na ang traffic. Ang estimated elevation po above sea level ay 1,866 feet. Ito po yung nasa matas na lugar, kaya flood-free area at malamig ang klima. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 7.5 million pesos net. Uulitin ko po, 7.5 million pesos net. Mura na po ito. Good deal na rin po ito. Sa mahal po ng construction cost ngayon, I don't think so na makakapagawa kayo ng ganitong kalaking bahay at kasama pa ang presyo ng lupa at mga gamit, malamang kukulangin po ang 7.5 million. At yun po'y net na. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo o gusto mo pasat ng tripping dito sa property nito, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram, sa mga iPhone user man, may iMessage, meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po kaming Facebook page na Nov9TV at Facebook Reels Video. Makisuyo po, pakilike and follow na rin. Meron din po kaming isang YouTube channel na The Nov9TV Channel. At sana po na ibigyan yung aming video presentation. Pakilike and subscribe na po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Paglabas niyo po ng bahay, ito po yung terrace. Yan yung kapaligiran. Napakaliwalas. At yan po yung private road na tinutukoy ko sa inyo. So, dito naman po may steel gate. May access dito sa garahe. Then, kung dog lover naman kayo, meron pong napakalaking dog cage or playground. Yan po. At may water tank na rin dito. So, ito po yung dulo ng garahe. At yan po yung steel gate kanina papunta sa dirty kitchen at maid's quarter. So, na-maximize po yung space. Wala pong nasayang. Yan po yung tinutukoy ko na dog cage or kahit siguro po sa mahaba-haba itong takbuhan niya. At ang kagandahan pa dito, hindi sila may stress gawa ng napaka lamig ng klima dito. So, yan po yung kabuuan ng 300 square meters. Yung sa dulong bakod ng property line hanggang dito sa may dog cage. Napaganda po nitong property. Kung sakali po hanap nyo'y mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atwiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin i-alok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at inyong pamilya. Maraming
Maraming salamat po.